Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So, i-update ko lang kayo guys regarding sa pagpapalevel. So, tapansin nyo, level 90 na ako. So, na-achieve ko yung quota na every 4 days is level. So, 25% per day. So, may tuturo ako sa inyo na ang laki ng XP pero ito is para lang sa mga warrior. Kasi nga, yung warrior ko is naka-tank build. Naka-master build. Master deck, yung enchant niya is against sa monster. So, titingnan natin yung bawat enchant. So, naka-weapon na din kasi ako, kaya hindi ako mag-level doon. Mataas din yung codex, guys. No? Sa codex, kung makikita nyo yung ranking ko sa codex, is pang 11 ako, guys. 270 yung nalagay ko na sa codex. So, yan yung pinapriority ko. Kung mapapansin nyo, may matatapos pa ako dito, no? So, nakita nyo, naglalagay ako ng mga skill book. Kasi, na level 7 ko na lahat ng aking skill book. Ganun na rin sa mga epic gem. So, nilalagay ko din yung mga epic gem. Hindi ko siya kinocombine para maging legendary. So, ginawa ko lang yung combine dun sa alt ko, no? Pwede nyo hindi gawin, pwede nyo gawin. Basta nasa sa inyo yan, decision nyo yan, guys. Kung makita nyo, ang dami ko ng epic gem. Kasi, passive na kasi yun eh. Kung sa skill, passive kasi itong codex. So, hinahabol ko naman ngayon yung syempre, yung mga gantong dalawa-dalawa lang yung kailangan. Halimbawa, sa plus 7, sa server, pwede din. Ayan, halimbawa, ayan, iniisa-isa ko na siya, guys. O, may bigay kasi physical yan, server. Pero kailangan dyan is plus 7. Ayan, o. Iniisa-isa ko yan, guys. Physical, critical, kinukuha ko. And kung merong monster at damage boost dyan, kukunin ko din. So, ayan. Basta ganun, guys. Unahin niyo yung codex kung kaya niyo talagang habulin lahat. Kunin niyo. Sa reputation niya, guys, ito. Hindi iwan pa sa akin to. Kundi, grabe na siguro yung aking na codex. Ayan. So, baka bala ko sana is magta-transfer ako into Arbalis para range siya na magpa-farm lang ng ganun. Ang mahal kasi ng mga beacon ring. So, pumapalo siya ng 50 to 70 gold or 100 gold. So, masakit sa bulsa. So, i-update ko lang kayo. Saan ako nagpa-level 85 to 90. Basta kakayanin nyo, guys, ha. Hindi nyo kaya, siguro, wag na muna kayo sa Heaven's Way Labyrinth. Nagpa-level ako sa Heaven's Way Labyrinth para kumuha ng mga Epic Flower Oil, no? Pang ano yung kasi yan, eh. Para hindi na ako bibili sa Space Time Shop. So, pang constitution din kasi yon guys. Lang constitution. So, ayan. So, ngayon, dahil 90 na ako, baka mag-gather muna ako ng isang buong week. So, may nabasa din ako dito na mag-challenge daw ako ng Mina sa buong araw. So, tatry natin yon guys. Ano na ba yung aking mining boost? Pumapalo na siya, guys, ng 94%. So, wala pa akong epic na pang Mina. Ano nangyari yon guys? Siyempre, meron ako isang epic dito, then may epic dito. Tapos, meron pa ako sa storage na nakareserbang dalawang epic pickaxe, no? Puntahan natin, baka sabihin nyo, cookies. So, ito. Nire-reserve ako to guys, para dun sa sana makakuha ko ng pangmina. So, dun natin siya ilalagay. So, ayan, naka-ready yung dalawa. So, meron na pala ako nakuwang dragon horn. So, pwede na nating sabay na yan. Habang level 90 ako, then tapos na rin kasi yung Sarmatico. So, 27 na ngayon. Bukas, 2 days wala na siya. So, makakabuo pa ako. So, konti na lang ang kailangan ko para mabuo na yung necklace ko na hindi crit. Crit Eva yung kukunin ko, guys, no? Sabi ko sa inyo, iba-iba tayong diskarte. So, against monster kasi yung inaaral ko. So, ito nga pala yung equip mo, yung enchant ko, nakita nyo, critical attack damage boost, tapos monster attack damage boost. Ganito rin dito, monster attack damage boost. Kita nyo naman, boss attack. So, sa dalawa yan. Critical. So, kukunin nyo yung critical, yan, critical attack yung skill. So, wala akong masyadong pang PvP. So, boss attack, skill attack. So, malamang sa malamang, puro monster yan, physical, tsaka boss. Kunin nyo. Basta kunin yung maging dilaw yan, crit 24. Ito, may PvP eh. Dapat wala. So, pwede naman meron, bahala kayo kung anong build nyo. So, makapansin nyo, mas marami yung naka-monster. Monster attack, tapos boss against sa boss. Yung sa gem ko naman, guys, sa gem, pwede kayong mag-build ng pure XP. Gaya na sabi ko sa inyo, kasi nga, yung mga epic na growth is maganda naman. Kasi may magaganda bigay dyan.
So, pwede kayong mag-pure XP. Tapos, kung level 85 kayo, maganda rin kung makakuha kayo ng Spectrumite na may bigay na XP boost. So, dito, may God. Ito, may nakuha ko dito. Dark Steel, pinagsama, tsaka Mining Boost ko. So, maganda siya. Kung makakita nyo yung Dark Steel Ginkgo, malo siya ng 19.5%. And dun sa sabi ni Sator, tingin daw ng request. So, papakita ko yung muna yung request ko. So, sa request mission, halos makumpleto ko na yan. So, dapat inuunin nyo na yan. Ito, may tinatapos ako dito sa para hindi na masyado. Ang pangit kasi kapag may nakikita ka pang tinatapos na mission. So, ayan. Snake Pit sa Viper Beast. Kulang na lang siguro ng 4. Ayan, 4 na lang sa Viper Beast. Sa Sinner Shire, tapos na. Sa Socion, tapos na rin. Sa Phantom Woods, may dalawa pa. Kasi itong Poison Attack, ano kasi ito, Snake Valley, which is malalaki pa buhay. So, dalawa na lang. Spiritual Center, medyo nasa kalahat. Wala nasa kalahat. Siguro, one port na lang itong tatapusin ko. So, kita nyo yan. Ayan. Masasakit na din kasi yung mga monster. So, dito. Sa Heaven's Way, tinapos ko na yung dalawa. Dito tapos na yung sa Heaven's Peak, Heaven's Way Peak Mid. Red Moon Mountain, hindi ko pa tinatapos yan. Siyempre, matataas na level niyan. So, may tinapos lang ako sa Sabok Province, which is puro summon lang naman sa clan. So, ito na yung susunod sa Secret Peak 5, yung Bloody Yeti Corpse, din yung bigay. Darken na, epic. So, yun, sana nasagot ko yung, ano mo, yung Solitude pala, no? Tinanong mo din yung about regarding sa Solitude ko. So, sa Solitude, ang ginagawa kong technique is inuuna ko muna i-tier 4 lahat na nasa unang page. So, sa pangalawa, ito na, isusunod ko na, ito. So, tini-tier 4 ko muna bago ako bababa. So, kung may hahabulin kayo, kunyari, tatlo na lang kasi para makuha ko na yung transformation realm ng level 7. Pero ang habol ko dyan is level 9, which is may bigay na mining boost tsaka hunting XP boost. So, ayan. May bigay yan. Ayan, no? Kaya iba talaga pag mataas ang level, so mas mabilis makakapag-mina, mabilis makakapag-gather, mabilis ang XP. Hindi lang dahil nakasamarty ako, mabilis na ako magpa-level. Dahil din yan sa mga solitude, sa mga codex. So, tingnan natin sa gem in total para kita nyo lahat. So, in total, meron akong 17.75% sa aking gemstone na XP boost. And regarding naman sa codex, tingnan natin, hindi pala makikita dito sa codex, no? Pero kita naman ata dito. Yan, hunting XP boost, 16%. Dito pa lang sa character. So, sa reputation, meron ba? Hunting XP boost na 4%. So, bali, pumalo siya ng 20%. Server, wala pa. Dito sa time limited codex, so meron pang 4%. So, pumalo siya ng 24% sa ano lang sa codex. So, meron akong 24% sa codex, 17.7% sa magic stone. Then, sa pet, yung pure XP na lahat. So, binago ko na yung way ng aking pagpa-level. So, kung titingin natin yung deck stats natin, ang XP boost is 90%. So, kung i-calculator natin yan, 90 plus 24 plus 17.7%. So, pumali sa 131.7% yung nasa passive. Sabi natin, nasa karak. Hindi pala passive, nasa karak ko, no? Bago yung sa Marte. Yung sa Marte lang naman, guys, kasi is, ang bigay lang naman niya is 25%. Tama ba? Check natin. So, 25% ang bigay. Hunting, ayan, 25% lamang. Kung makakakuha ka ng pet na may XP, katulad nung kung swerte kayo, makuha nyo to, ang pinaka the best pang AFK, no? Ito na talaga. Gusto ko rin makuha to, guys, kasi may drop chance, may increase hunting XP boost. Siyempre, at the same time, may monster attack damage boost. Tapos, physical. Repeating critical, increase attack physical. So, yun ang pinakamagandang XP pet. So, sa mina ko, nakita ko na, no? So, yung sa gather ko, so, sa gathering boost naman is 66.75%. So, punta na tayo kung saan ako nagpa-level. 85 to 90. So, pwede rin kayo dito na pumunta ng 88. So, dito lang naman ako nagpa-level, guys, sa landmark. So, sa secret passage, which is mga zombie yung kakalabanin nyo. So, ang bigay na XP doon, guys, 14,000 XP. 14,000, 13,000 para kung nag-unlimited XP.
So, ganun yung XP ko sa SP4. Mataas, 10,000 lang. Pero dun kasi sa SP4, crowded. Ito, crowded naman to, guys. Ayan, kita nyo yan. So, parang pwede mo siyang ilure kung masipag kayo. So, XP deck tayo. So, ayan. Hindi pala. Ilan ang bigay? So, 403%. Pwede nyo ilure all. Parang mag-SP lang kayo, guys. Ayan. Pwede nyo, maganda kasi sa warrior eh. Pwede naman kayo mag-AFK dito. So, makatito kapag ayan. Malambot lang naman din siya. Ayan, nakita nyo yung XP, guys. Tapos, ang lambot lang niya, no? So, patay agad. So, 13,328%. So, pwede rin kayo mag-EFK dito. Pero, sa tingin ko, hindi to kaya ng Arbalist. Depende kung sobrang taas nung damage, no? So, kita nyo, ang lambot. Yun yung isang bagay na kapag naka-monster, medyo masakit na yung bawas. Lalo na kung mag-Arbalist ako. Pwede ako mag-turn into Arbalist kapag magde-daily quest ako. Long, nagde-daily quest pa ba ako? Yes, nagde-daily quest ako sa Red Moon. Sa Red Moon George. Sinabi ko na sa nakaraang video na sa Red Moon George. Then regarding naman dun sa nage-error daw, yung troop nila, guys, pag merong error na lumabas, punta kayo sa application, then merong clear cache doon, di ba? I-clear cache nyo, guys. Kasi iba yun o kache. Basta i-clear kache nyo, tapos hindi, clear all data, GG kayo doon. I-re-install nyo yung Mirpur noon. So, clear kasi lang, tapos i-try nyo ulit, yun. Magiging okay na yun, guys. Ilang beses ko na ginagawa yun. Meron kasi nagtanong dito, paano kapag nag-error doon yung Sovetrop? So, lahat ng alt ko ay pinagsosovetrop ko. Sayang kasi, guys. Siyempre, unang-una, sa Sovetrop, araw-araw, magkakaroon kayo ng tatlo. So, bali, kasama nyo dito yung sa 10K, tapos Sovetrop. So, hindi pa nakakapag-Sovetrop, so baka mamaya. So, sayang din kasi yung makakabili ka ng ticket. So, yun natin kahit per week. So, dito rin, mga gathering pill. Pwede rin kayo bumili ng Vigor per day dito. So, pwede kayong kumuha dyan. Apat. So, 4S din yan, guys. So, yun. Yung Vigor pill, guys, mas maganda kung bibili nyo na lang sa shop. Kasi, okay lang naman ang isa nito eh. So, pwede rin XP. Itong dalawa lang na to. Ang recommend ko. Hindi glittering, hindi rin. Ito. Huwag na kayong magsubok nito, guys. Kasi sayang yung 55,000 eh. Pero kung swerte kayo, sige, pwede nyo namang bilhin. Pwede hindi nyo naman din bilhin. So, maghintay-hintay na lang kayo. Parang ako ginagawa ko. Naghihintay na lang ako ng grasya ni Mirfor na ang summon. Kahit na malapit ang pumutok, guys, oh. Sa material, 669. Sa spirit talaga, guys, 757. So, kulang na lang ako ng 243 ba? So, 243 na lang, guys. Malapit na. Konting-konti na lang. 243 na summon na lang. So, yun. So, regarding naman sa pag-control ng market, guys, no? Ganito lang naman ang ginagawa ko. So, punta kayo sa market. Hanap kayo ng pwede nyong i-control. Halimbawa, ito, may nakita na ako. 0.53, guys. Ayan, kita nyo, 0.53. Pero, nung binenta ko yan, guys, pinakyo ko yan, eh. Binenta ko ulit siya ng, makita nyo dito. At matagal, guys, so 90 sa 100. So, 90 sa 100. Ayan, 71 sa 100. So, pwede ko siyang bilhin ngayon. So, pwede, guys, hindi ito basta, yung pag binili nyo, baka malugi kayo bigla. So, titingnan nyo muna kung ano yung mga kasunod na price. Halimbawa, ito, 0.53 siya. 0.53. Konti lang. So, 0.66 na yung sumunod. So, tingnan natin sa 0.7. So, ilan. So, pwedeng yung bilhin hanggang 0.7. May 72 dito eh. So, bilhin natin. So, bibilhin ko na yan, guys. So, dapat, guys, marami kayong bibilhin. Lalo na may tax to. Mayroong, magkano yung tax sa 3 piso sa 71, oh. So, baka bumili lang kayo ng kapraso. Malulugi naman kayo kung ano ginawa nyo. So, pwede kayong bumili. Since mabenta to, gawa ng panggawa to ng mga weapon. So, pwede nyo siyang bilhin. Ubusin nyo lahat. No? Pwede yan. Hanggang 0.72. So, ayan. So, pwede na kayong mag-bend. I-re-re-bend nyo yun. So, titingin nyo kung magkano nag-assess nyo sa kanyo, i-re-re-bend. So, mas magandang gawin to kung marami din kayong gold. So, pwede kayong magbenta ng 100 pieces. 871 gold. Okay? Pero 100 pieces. Ayan. Okay, huwag nyo munang mas maganda ganyan.
ng piso so sa is kapag nabenta yan, so may kukunagad kayo. So tingin ulit lang ulit tayo sa market kung ano yung pwede nyo. Maganda rin kasi sa ginagawang ganito guys, kasi nakokontrol nyo din yung pagbaba. Parang Hydra lang yan eh, parang Draco lang yan. Kung walang bibili, hindi yan tataas, hindi yan magtutugtog the moon. So, pwede rin sa old silver guys, kaso sobrang dami na ng old silver. Kasi dati yung ginawa ko dyan, inuubos ko yan, tapos intitira ko lang yung preso is piso. So ganun ginawa ko dati, pa kaya ang bilis ko magpa-gold din. So, yun lang naman ng mga ibang paraan. So, ginagawa ko pa rin yung buy and sell. Bibili ako, tapos gagawin ko siyang rare. No, yan. Rare-reshi. Tapos kapag hindi naging tradable, gagawin ko naman into epic. Yung ating reshi. So, kita nyo nun, dami ko ng ano. So, pwedeng i-craft to. Yan. Medicine, gawin natin epic. Oh, wala tayong gagawin epic. So, ito pwedeng gawing epic. Yung tradable pa. Yun ang tinatawag na swerte. So, magkano din yan ang isa niyan? O, 33 guys. O, 33. So, instant 33 gold agad. Tapos, magkano lang ang isang rare niyan, guys? Isang rare ng dahon na yun. Piso lang ata. So, pwede kayong mag-ubos niyan kapag hinahabol nyo. Get? Punto sa market. So, 1 gold lang, guys. O, pwede nyong pakyawin. Tapos ibenta nyo ng 33 gold if naghahabol kayo ng constitution. So, makokontrol nyo din yung pagbaba ng isang item. So, yun lang yung mga sample. Marami pa dyang item, guys, na pwede ngayon. Halimbawa ito, kailangan ko ng 6. So, ang gagawin ko nyan, bibili ako nyan ng uncommon 1. So, 7,140 gold. So, pwede kang makagawa na mahigit 73 pieces na epic. Pero, kailangan mo nga lang nung glittering yung elixir. So talagang kailangan niyo talaga dito guys yung sipag. Hindi ako 24 hours guys. Kita niyo naman mauubos din yung bigor ko niyan, bigor, no? Paubos na siya. So hintayin ko lang maubos to kasi sinagad ko yan dati, ginawa ko 3 days yan eh. So hintayin ko lang maubos yan. Ang gagawin ko muna is gather level. Tapos gagawin ko yung challenge na one day akong magmimina, ilan yung makukuha kong dark steel. Halo-halo yan, may ginto, may gold. Depende sa discarte ko, no? So, yun. So, yun lamang, guys. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Dendroville. Sabi niya, pa-shoutout Sir Bugs. Then, shoutout din kay Rev21. No, shoutout ng Unpaced PH. Shoutout sa'yo. Shoutout dito kay Edmond Lopera. Sabi niya, Lods, sanong ko lang, yung mga tradable ba pag kinarap mo, tradable pa rin? TY. So, ang idea niya si Kyla Koka 815 ng Asia 2, Asia 54. Meron akong video dyan na kapag pag kinarap mo yung tradable, hindi naman nagiging tradable lahat. May chance lang din. So, sinabi naman din niya ni Wimid noong nakaraan, ni Mir4, na binawasan nila yung pagiging tradable ng isang item. So, basa-basa lang tayo ng mga update ni Mir4. Yung isa nga ay yung update ni Mir4, kailan ko lang din alaman na bumaba yung drop rate ng mga gemstone tsaka yung mga shard. No? Bakit binabaan yun? Medyo naano lang ako doon kasi all around ako minsan sa MS eh. Pag nag-iipon ako ng pang promotion tulad ng purified water. So shoutout sa iyo. Sana nasagot ko yung tanong mo. So shoutout din kay L Prophet TV. Sabi niya Server 44, Biscos, X, pa shout out Lodi Kicks. No, shout out sa iyo L Prophet TV, no, baka nag Mimirpor din to, pa-subscribe ng kanyang channel, no. So shout out din kay Nicolas Paul Rubio, Boss Bugs, pa shout out Takimemo ng RTIA PH Asia 92. So kaklan ko siya, guys. Napakalakas din niyan, napakalakas. So, yun lamang guys. Sana nag-enjoy kayo regarding dyan sa bagong ano na yung statistic ng aking character, kung ano yung build ko. Pinakita ko na sa inyo isa-isa. So, pinakita ko yung enchant ko. Pinakita ko yung ano yung magamit kong pet sa pagpapalevel. Sa drop chance guys, hindi ko muna pinukusan kasi sa susunod na lang siguro kapag level 100 plus, naghahabol talaga ako maging level 100 guys. Gaya ng sabi ko sa inyo, pag mataas na yung level ng character in terms of NFT, pwede mo siyang mabenta na mas mahal. Okay? So, yun lamang guys. Hanggang sa muli. Paalam!